Quiapo District sa lungsod ng Maynila. Dito minsan naglaboy ang isang lalaking nagngangalang Fob Versosa, alias Bobot, alias Bobot Labo. Ito ang kanyang kasaysayan. Karamihan sa mga binatilyo ay nag-aaral pa lamang sa high school. Si Hob Versosa ay nahatulan na ng pagkabilanggo. Agang bumiyahe sa Muntinlupa si Bobot. Gulang-gulang ay nalasap niya ang impyerno sa lupa sa loob ng bilangguan. Ay 8 taon ang itinagal ni Bobot sa loob ng National Penitentiary. 8 taon ang naaksaya sa maiksing buhay na ipinagkaloob sa kanya ng dakilang lumikha. Ito ang kape mo. Oo. Sensyo, darating na si Bobot. Wala siyang mauuwian kundi dito sa atin. Maari ba? Bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Itay, maawa na mo kay sa kuya. Hindi lang isa o dalawa. Maraming beses ko na siyang pinagbigyan para tumino. Pero walang nangyari. Puro kahihiyan ang dinulot niya sa pamilya ko. Tay naman. Sige, Rosie. Dahil sa pakiusap mo, pagbibigyan ko pa siya ng isang beses. Isang beses na lang, ha? Eh, baka naman katulad ang dati yan, Tay. Binata na si Kuya, sisinturonin mo pa rin. Gagawin ko ang gusto kong gawin dito sa loob ng pamamahay ko. Ha? Yung hindi makasusunod, bukas ang pinto. Okay. May pustahan ba? Oo. Alam mo lang tumira ako. Gusto na nga eh. Para mabawasan ang problema mo. Salamat, pare. Baka mamay na airpot eh. Mahirap na. Kunti lang nga eh, pare. Next time na lang, pare. O, pare Bobot. Ikaw muna tumira. Wala akong gana maglaro eh. Oh, Kosa! Hasim! Ano ginagawa mo rito, ha? Eto. Tumaba ka yata. Oo nga eh. Anong ginagawa mo rito sa amin? Ikaw rito ka ba? Oo! Eh, dyan lang kami sa may pekasal eh. Adyan ka lang ba? Oo. Eh, kailan ka pa lumaya? Eh, medyo matagal-tagal na rin eh. Pero mahina ang kayod. Bosa,
Huwag mong problemahin yun. Kung ako nga eh. Kapwa ako Muslim, hindi ako pinagkakatiwalaan eh. Ikaw pa. Dito. Nakalimutan mo na ba? Kaya ko. Mga ex-convict tayo. Wala lang tayong pag-asa sa buhay. Ano wala? Ha? Ano wala? Tama na muna yung bobot. Sundin mo na muna si Aurin doon sa kanto at baka mapag-inita na naman ang mga rugby boys. Eh, Inay, bakit ba dumarami yung mga addicts ngayon? Anong ginagawa ng mga pulis? Mga pulis? Eh, ang balita ko, mga pulis daw ang bakay ng mga pusar eh. Oh, sandali lang ho, magbibihis na ako. Basta pa kayo kung ano nila ginagawa nyo! Wala kayong magawa matina! Sumukot ako yung gumarabin! Sige, magsumbok ka! Kuya, kanina ka pa ba? Hindi, ngayon lang. Ang hirap kasing sumakay eh. Halika, hatid na kita. Salamat ho! Buti na lang talaga sinundo mo ko. Natatakot nga ako umuwi dahil ginabi ako eh. Babayaan ba kita? Pero alam mo, buti na lang. Nandyan ka. Dahil alam kong kayang-kaya mo ako ipagtanggol. Hindi ka nalang pwedeng lukuhin. Eh malay mo, mapagtripan ako. Yan oh. Kuya Robin, yan ang gusto magsiga rito. Hoy. Sa susunod, huwag mong pinakikialaman itong mga bata ko ah. Ikaw ba nagsusupply ng gamit sa mga bata? Alam mo yan ko ako. Reklamo ka? Meron. Kuya! Ating mga bata, sinisira niyo kinabukasan? Ha? Pag di niyo tinigil ang pagbebenta sa lugar, tutuluyan ko na kayo. Pakikialaman ni Ruben. Kung hindi nito, pinakialaman ang mga bata. Bakit? Bakit mo gusto linisin ang lugar nito? Malinis ka ba? Ano itinitingin sa'yo? Ha? Gusto mo lumaban? Ha? Sige! Sugat mo. Huwag na, Rosie. Sanay na ako dyan. Malit pa akong bata. Ganyan na yan. Hindi naman tama yung ginagawa ng tatay eh. Kahit nasa katwiran ka, sinisinturon ka pa rin. Eh, yun ang trip niya. Ano magagawa natin? Oh, Kosa! Hoy, tama ka naman dating mo. Inumuna. Sige, salamat. Alam niya naman tinanggal ko na yung bisyo yan eh. Balik mo. Ito na ang mga nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Aalisin mo pa? Bulik, next time na lang ha. Okay. Siya nga pala parang Elmer, kilala mo ba yung may-ari ng junk shop sa kanto? Diba kung parin mo yun? Ah, si parang Tan? Oo, bakit parang? Eh, baka naman pwede mo akong baka pan dun, oh. Gusto ko lang maglabas ng kariton eh. Alam mo na, para mamili ng bote dyaryo. Ikaw, pare, magbebenta ng bote at dyaryo. Pare, pinatatawa mo ako. Teka mo na, pare. Ano ba nakakatawa ron? Wala nga. Pero pare, sayang ka pare.
Kung sumasama ka na lang sa amin, nagkakakwata ka pa. May bully. Buwas na buwas, pare. Sasama ka tayo, pareng pa. Tama yun, Kosa. Samahan ko na rin kayo. Sige, pare. Asahan ko kayo, ha? Sige, pare. Sige, bully. Malayo naman. Tagal ka ba? Ano pa ako? Ayun lang yun. Bakit ho? May nangyaring hold up si Elizondo. At ikaw ang suspect. Wala akong alam dun. Pasakay ka ba hindi? Eh talaga wala akong alam dun eh. Ha? Sige. Okay. Kapitan, ano na naman ba yan? Kasi siya ang suspect dito sa hold up sa Elizondo eh. Chairman, wala akong alam. Hindi ko alam sinasabi nila. Gano'n naman pala bubot eh. Sige, sumakay ka na. Huwag ka matakot. Sige na, sakay, sakay. Sandali! Huwag naman gano'n, kapitan. Masensya ka na, chairman. Kapitan. Luggage. It's in the car. You can bring it up later. Thought you were going to come back till Sunday. Better pull. Kuya! Got so much ocean, my God. Mrs. Savage finds it hard to relax. Kumain ka na ba, anak? Gusto pa ako kayo, Nay? Yeah. Paano ka nakalabas? Wala naman po akong kasalanan, eh. Hoy! Maraming taong walang kasalanan ang nakukulong. I don't know, sir. Binasa po ni Ninong. Came on late. Paano nalaman to ng ninong mo? Marcia. Sinawagan ko, Itay. I want us to be together. Oh, matagal ka na palang nakalaya. Bakit hindi ka nagpapakita sa akin, Bobo? Nakakaya ako sa inyo, ninong eh. Ano ba? Lahat ng tao ay nagkakamali. Ano ikahihiya mo? Ang mahalaga ay ituwid mo ang nagawa mong pagkakamali. Yun ang sana gusto kong gawin eh, pag nagkaroon ng pagkakataon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Magtatrabaho ka dito sa akin. Maraming salamat, Ninong. Eh, kung pwede sana, baka pwede maisingit yung kaibigan ko si Asim. Ano ba? Oo. Pwede na ba kayo mag-umpisa bukas, Asim? Salamat, Ninong. Eh, Mr. Salgado nga pala. Emilio na lang, Asim. Ayos, pare. Sa machine shop na yon ay naging masipag at masinop na mga manggagawa sina Bobot at Asim. Sandali! Oh, bakit? Restore muna tayo. Ako tayo, Kosa. Talagang malakas ang tama mo kay Gloria, ha? Oo nga eh. Pero sumamo ako, ha? Yan naman ang hirap sa'yo eh. Kapag nandun na tayo, hindi ka makapagsalita. Nakatunga nga ka lang. Ako pa? Tara, punta natin. Tignan natin, ha? Halika, sige. Kanina pa tayo dito. Ano ko ba? Papila mo na. Kusapin mo. Kumusta ka, Jim? May gusto sana akong... Tayo pa ng dalawang boteng beer. Dalawang boteng beer. Sandali lang, ha? Kita mo lang, kinabi mo. Diskarte mo na, pare ko. Kosa, cool ka lang. Masado kang hot eh. Didiskarte ako yan. Tuwi na lang, pare. Sabi ko sa'yo. Hindi, cool ka lang dyan. Antayin mo ko, Kosa. Pagbalik yan, tinga mo. Ayan na, babalik na yan. Ayan, ayan. Beer nyo. Mahala rin. Mga meron sa mga sige. Gloria? Bakit? Order mo na rin ako. Ano yun? May gusto sana akong sabihin eh.
Oh. Ano bang pulutan? Pulutan. Sandali lang ha, kukunin ko lang yung menu. Sabi mo pa ako ng dalawang botong pera. Baka patayitan dahil. Oo. Kama mo rin na yung yellow, no? Nakita mo yun? Hinawakan yung kamay ko. Oo nga eh. Sige, total, hinawakan na yung kamay mo. Kung saan, sandali lang. Lalamig na yung pansit ng nanay ko. Sige. Pagsalasan mo. Yeah, inom lang. Sandali lang, para. Ano ito? Auring, hatid muna siya sa kanto. Oo, oh, inay. Lesi, mag-iingat ka, ha? Opo, maraming salamat ho uli. Ay, kuya, nandito ka na pala. Nga pala, kuya, si Glesi classmate ko. Hi. Glesi, kuya ko. Hello. Hi. Kamusta? Mabuti. Sige. Tutuloy na ako. Hoy! Bruha ka, ha? Anong pinakain mo doon sa kuya ko? Parang timang na tinititigan ka. Alam mo, ngayon lang nagkaganyan niya sa babae. Malay ko dyan sa kuya mo, ha? Naku, nakatingin nga. Nakatingin ka rin, eh. Ay, naku, malaglag naman ang mata mo niya. Hindi kayo bagay ni Glesi, mayaman yun. Bakit? Pag namatay ba mayayaman, di sila mabubulok gaya natin mahirap? Yan ang gusto ko sa'yo, kuya. Malakas ang fighting spirit mo. Kito na talaga to. Ikaw talaga wala ka ng ginawang lukuhin, hindi ako, ha? Hoy, kayo! Ano ginagawa niyo sa lansangan? Ha? Balik! Lansangan daw to. Huwag ka na maingay. Laki na. Pasa, inaanting ka raw ni Robin. Sabi ng barkada ko. Hayaman sila. What? Balik sa ayong baril ko. Ayong baril? Pinapo ko lang sa Pasig eh. Kung gusto mo, sisiri mo. Tsaka hindi sa'yo bagay magbaril eh. Masyadong mainit yung tumbong mo. Nakampado ka talaga. Ibabalik mo hindi! Tare, relax lang kayo. Baka maligo tayo dito na hindi oras. Ulul talaga to, ah! Baka gusto mo ikaw maligo, ha? Kaliligo mo lang? Hoy! Lensos ko! Saligod! Ayo! Paligid ang buong lugar! Laputin lahat ang mga istambay! Sige! Tignan mo nga!
nga naman. Safe house pala ito ah. Mga rebelde pala ito eh. Ito, bitata! Ayaw! Tutulog na! Ano ba? Ano mo naman makasalanan na niya ko? Tigil! Dito, kahit kababay ka, dadalang disipin dito! Umuwi ka na, Oring! Umuwi ka na! Ano ba yan? Umuwi ka na, sabi! Wala ko sinasabi! Noon ko unang nakilala si Bobot. Dito! Ano? Hindi ka magsasabi kung saan mo talaga ang barilo, Ben! Ha? Magsalita ka! Ilang beses ko ba nang sinabi sa inyo? Tinapo ko na siya ilang pasig! Bobot, kung ako sa'yo, magsasalita na ako. Mahihirapan ka lang eh. Ha? Palibag sa mukha! Magkakaroon ng ebidensya eh. Tarantado ka sa ito eh! Pinahihirapan pa tayo! Tingnan mo na, wala ka ba ng halata? Kahit anong gulpin natin, parang hindi nihinda. Parang walang pakiramdam. Meron ba? Eh, di pa hindi natin sa kanya. Sir. Kapitan, pinaalala ko lang sa'yo na mahigit ng 6 na oras na nakukulong dito yung inaanak ko. Alam mo, Major, masyadong matigas ang ulo ng inaanak mo eh. Isa lang naman ang hinihiling ko eh. Kasuhan mo na inaanak ko at pipiyansahan ko. Kung wala ka nang may kakaso sa kanya, balayain mo na. Bueno, i-release ko siya sa custody niyo, Major. Pero sa loob ng 24 oras, kapag hindi niyo sinuli ang baril, Ruben, tatamputin ko siyang muli. Kahit na sinong demonyo pa ang padrino niyo, wala akong pakialam. Kinausap ko na siya tungkol sa baril na yan. At ang sabi niya sa akin, itinapon daw niya sa ilog Pasig at naniniwala ako sa kanya. Major, tell it to the Marine. Hindi ka pupunasan ko muli sa lamin para maliwanag. Kita mo na nag-aayos eh. Bumiha ka naman gulo. Inay, tignan mo nga itong dalawang to. Hoy, Auring Rosie, manang tigilan nga ninyo ang kapatid nyo. Pero kuya, talaga bang aakyat ka ng ligaw kay Naglesi? Magsisputing ba ako na ganito kung diyala ako tatabay sa labas? Paano kung matapobre mo ang magulang nun? Sige nga. Tao kong papanik sa kanila, siguro naman tao nila akong tatanggapin. Nagpaalam naman ako kay Glesi. Pumayag naman siya. O, ano problema doon? Nay, tutuloy na po ako. Sige, anak. Mag-iingat ka, ha? Ah, sige. Kuya, kuya, tama kami! Kuya, pag sinagot ka, siopaw namin, ha? Pagbutihin mo, kuya! Sama ka sa amin! Teka muna, bakit na naman ho? Nayari si Ruben. Ikaw ang suspect. Eh, bakit ba ako lagi pinag-iinitan niyo? Oo nga naman, bakit lagi ang kuya ko? Huwag kang makialam dito, ha? Sasama ka ba o hindi? Bakit ito, Kapitan? Ano ba yan? Bakit hindi niya sinabing anak niyong kuya? Anak? Paano ako nagkaroon ng anak na kasinsama niya? Paano? Pare, talagang pati ka sa gulong tao to. Ayaw, mami. O,
umabot. Umami ka na, putang ama mo. Pagod na kami nakagugulpi sa'yo eh. Pagod na kami nakagugulpi! Ganun ah. Talagang hindi ikaw ang pumatay ah. Talagang hindi ikaw? Talagang hindi ikaw? Bobot. Bobot. Tulong ako sa'yo. Aalin ako. Huwag mo nang hintayin. Mabulag ka. Sobring, tikman mo! Ano? Ngayon, palagi ko magtatapat ka na. Ha? Kapitan. Kapitan, sandali. Kanina mo pa ako dinadaan-daanan lang rito. Pwede ba, Major? Di siya ako eh. Baka nakalimutan mo na kung sino ko at kung sino ka. Hindi, Major. Nung araw, happy kita. Nung araw. Pero ngayon, ako na happy. Ang gusto ko lang naman gawin mo, buksan mong isip mo. Hindi pa kaya ni Bobot ang pumatay. Gaya ng pagkakapatay kay Ruben. Paliwanag, na ito'y gawain ng isang sanay na hitman. May point si Major, Kapitan. Yung style ng pagkakapatay kay Ruben, ay kagaya rin ng style na ginagawa nila kapag pumapatay sila ng kaaway ng mga rebelde. Anong tinutumbok mo sa amin? O hindi ba nung magkaroon kayo ng saturation drive sa Pasay del Carmen, eh nakatuklas kayo ng isang safe house ng mga rebelde? Ano ngayon? Kilalang police informer si Ruben. At inakala nila na si Ruben ang nagchuchu sa kanila. Kaya niresbakan, hindi ba? Napilitang i-release si Bobot sa custody ng kanyang ninong. Dahil sa mabigat na parusang inabot niya sa kamay ng mga sadistang investigador, nagkaroon ng pinsala ang mga mata ni Bobot. Kuya, may bisita ka. Kuya, may bisita ka. Oh. Kuya, hulaan mo ko sinong kasama ko. Mamaya, masakit ba talaga? Hindi makaya. Glessy? Pagpapadala ako ng... Glessy? Kumusta ka na, Bobot? Ano? Mabuti. Matagal ko na hinihintay yung pagdala mo. Matagal na ba? Eh, ilang araw ka palang dito? Oo nga eh. Pero ang pakiwari ko, parang ilang taon na ako rito. Sige. Kuya? Baka gusto mong umalis muna kami ng mga nanay. Para naman magkapag-solo kayo ni Ate Glessy. Talaga? Sige kuya, dyan ka muna. Bobot? May dala nga pala akong sunkist. Gusto mo ipagbalat kita? Baka naman nakakahiya sa'yo. Hmm? Meron ka ba nun? O, eto na nga. Nagabala ka pa. Laga ako sa sarili, ha? Pagbalik nito. Tapos lang ang visiting hours, pwede na umuwi ang mga dalaw. Oh, paano na, Bobot? Ano, aalis na kami, ha? Aalis ka na? Oh. Kuya, tapos na ang oras ng dalaw, eh. Sige, ha? Mabuti pa. Magpahinga ka na lang. Oh, sige, Bobot. Magpagaling ka, ha? Glessy? Bakit, Bobot? Parang hindi ka na matiis na magkalayo pa tayo. Natitiyak mo? Oo, Ompong. Nasa kosto din ni Medyo Salgado. Malakas pa rin yung matandang yan. Kahit retirado na. Aba, siyempre. Bata-bata lang yan ni Kapitan, di ba? Dati sa rento lang yan eh. Malakas ah.
Tingnan natin. Hindi ako titigil. Hangkat hindi ko naiyayari ang Bobot at Persosa na yun. Nasa ospital ngayon si Bobot. Kung gusto mo, huwag na natin palabasin ang buhay. Gago ka pala eh. Pag ngayon mo niyari si Bobot, Jack, isa ako sa magiging suspect. Matuto ka ng dumiskarte, ha? Pakayaan na muna natin lumamig. Tsaka natin si Rara at Latin. Ma'am, sir, nandito na po si Senyorita. Kasama na po yung lalaki. Papasukin mo. Opo. Ma, pa, si Bobot. Magandang gabi ho. Ah, Bobot, upo ka ho. Halika. Ikaw pala, Bobot, ha? Alam mo, isa akong taong prangka. Ayoko ng paligoy-ligoy. Maaari ba namin malaman kung anong trabaho mo? Ano man? Makinista ho. Makinista? Isa kang makinista? Eh, sila ka palang talaga eh. Magkano ba sweldo mo? Sa akala mo ba kaya mong buhayin itong anak ko sa buhay na kanyang kinagisnan? Hindi po. Eh, gano'n naman pala eh. Ba't ang lakas ng loob mo manligaw sa anak ko? Ha? Akala ko kasi, sa pag-ibig, walang mayaman, walang mahirap. Akala? Abay, talagang sira pala ito eh. Alam mo bang dyan maraming namamatay sa akala? Hoy, lalaki, hindi ikaw ang klase ng tao na gusto kong mapangasawa ng anak ko, ha? Maliwanag! Akala ko pa naman, sa pelikula lang nangyayari ang ganun. Masyado silang masakit kung magsalita. Pasensya ka na sa mga parents ko, Bobot. Paano tayo ngayon, Glessy? Ewan ko. Ano kaya kung magtanan tayo? Ikaw eh. Pinagpalit niya ako sa walang hiyang lalaking yun, ha? Pwes, mula ngayon, ni Anino niya, ayaw kong makita sa bahay na ito. Akala mo sumama siya sa hampas lupang yun. Ito ang tandaan mo, Edmundo. Isang linggo lang binibigay ko dyan sa anak mo at babalik siya sa atin. Gaya na sabi ko, mula ngayon, wala na akong anak. Bobot. Kailangan nung kumayod ng gusto eh. Nakakaya ako sa asawa ko. Magandang impluensya sa'yo ni Glessy. Natutuwa ako. Ano ba ulam natin? Kain ba yan? Oo ba? Alam mo, Glessy, kapag nakikita kitang ganyan, pinagsisisihan ko yung tinanak kita. Sana hindi ka naghihirap. Ayan ka na naman. Ay, naku, Bobot. Kung naghihirap man ako ngayon, ginusto ko yon. At hindi ako nagsisisi. Ikaw nga dyan eh. Mamaya pag may nakita kang ibang babae, iwanan mo na ako. Pinagsisihan mo ng pinakasalam mo ko. Tingnan mo ito. Pakakasalam ba kita kung hindi kita mahal? Tingnan natin. O, sige. O, sige. Mamain ka na. Kain na. Eh, nai kayo. Sige na, mauna na kayong kumain. Busog pa ako. Ito na mga asawa ko.
Pinapawisan ka na. Masyado ka kasi masipag eh. Hmm, pasit-sweet ka pa dyan. Kumain ka na at oy, gutom ko lang yan. Ikaw? Wala pa akong gana eh. Hindi ka dapat mawala ng gana. Kain na. Eh, paano naman? Kanina pa ako nangangasim. Gusto kong kumain ng manggang hilaw. Tapos, isasawsaw mo sa bagoong naginisa. Pero ang gusto ko, bagoong Pangasinan. Ninang? Oh, Bot. Tuloy ka. May kailangan ka ba? Hindi ba kayo busy, Ninong? Hindi naman. Ano bang problema? May tatanong sana ako sa inyo eh. Hihingi sana akong payo. Tungkol saan? Eh, si Asimu kasi aalis papunta sa Saudi. Sasama sana ako. Okay yan ah. Kung siguradong trabaho ron. Hindi ba't may binabayarang placement fee yan? Meron nga ako eh. Sige, alamin mo kung magkano. At aapunuhan ko. Kaya lang, mag-iingat kayo. Maraming illegal recruiter dyan. Baka mabiktima pa kayong lahat. Eh, Nong, hindi naman ako susubo ng basta-basta. Dapat lang. Salamat ho, Ninong. Napakawalang ya talaga yung juju na yan eh. Bakit naman kailangan ka ng ganyanin? Kung naging lalaki lang talaga ako eh. Pabayaan mo na lang yun. May araw din yung walang yan yun. Inay? Inay, ano ang nangyari sa mukha ninyo? Wala ka naman to, anak. Huwag ka mag... Ano ang nangyari? Sabihin mo na totoo, Nay. Pinasuhi ang mukha nyo. Nino? Kasi kuya, hindi sinasadyang masunog ng nanay yung paboritong polo ni Junjun. Kaya pinlansya yung mukha niya. Yung labi na dyan ang mukha ni Inay? Putang ina yan ah! Mama! Bobot! Saan ka pupunta? Anong saan ako pupunta? Tingnan niyo ginawa sa mukha ni Inay! Tingnan niyo! Alam ko! Pero hindi ka makakaalis ng bahay! Dumito ka!
walang naramdaman. Ang mayroon kanyang palot. Mahal mo lang ito ay... Tumatanda lang ito ay... Hindi siya mawala sa atin. Ano ko siya mawala eh. Kaya ko naman eh, wag na. Ano bang kaya? Sige, hawakan mo kabilang dulo, tutulungan na kita. Ikot mo pa. Siya nga pala. Kailan ang alis ni Hasim, papuntang Saudi? Anong kailan ang alis? Illegal recruiter rin napasukan niya. Kaya ayun, naubos lahat ng pera niya. Galit na yung tao eh. Sus, Mariosep. Paano naman kaya naating ng mga ibang tao na lukuhangin ng mga mahihirap? Kawawa naman si Hasim. Ewan ko nga ba? Ay, Boyet! Naku, Bobot! Mabuti dumating ka na pala! Ayun yung anak ko si Danny! Bangal na naman at nagwawala! Pakiawat mo nga! Eh, masyado masagulero yung anak nyo kapag nahahay. Oo nga eh! Eh, ikaw nang bahala sa kanya! Baka mamaya dyan, awatin nyo na naman ako pag... Hindi, hindi na! Ikaw nang bahala sa kanya! Gawin mo lang kung anong gusto mong gawin sa kanya! Oh, sige. Eh, mabuti pa ako tulungan niyo asawa ko maglabat, ako nang bahala sa anak ninyo. Oh. Bobot, mag-iingat ka, ha? Akong bahala. Oh, sige. Huwag ko kayo susunod, ha? Hindi na, dito na lang ako. Punta ka ninyo! Tabi! Tabi! Iho! Iho! Hindi tayo talo! Malapit ka! Malapit ka! Malapit ka! Iho! Hindi tayo talo! Iwan mo yan! Dani! Punta ka mo! Dani. Relax ka lang, Dani. Bitawan mo yan. Pare! Putang lalo, bumalas ka na! Walang kung paano-paano sa akin! Baba mo yan. Kung may problema ka, pag-usapan natin. Sa oras na pinakialaman mo! Sige na! Ano kayo kayo? Alis ka kayo! Dani! Lumabas ka! Tama na! Ilagay mo lahat yan dyan, ha? Ito, ingatan mo to, ha? Oo! Oh! Yung pinagbilin yan, ha? Oo! Oh. Bibigay ko sa'yo! Paano? Mauna lang ako sa'yo. Sige, ingat ka. Sige. Pare, pa-jam. Oo ba? Boss, tamang-tamang dating mo. Bagong deliver. Ubas to. Score ka ba? Pare, pasundutin mo para matikman. Oh. Bigay mo. Bakit ba? Boss, putang ina nyo. Mula ngayon, ayoko na makikita kayo sa lugar namin. Hindi mo ba kilala kung sino pader namin dito? Wala akong pakialam sa pader ninyo. Bot! Pagsisisiyan mo to! Problema ko na yun. Gusto yata talagang magsiga-siga ang bobot labo na yun. Tignan natin kung kasan ang pigas niya. Pag nakita ko talaga yung recruiter ng loko sa akin, titirahin ko yun. Mainit na dugo ko dun eh. Wala na yun. Huwag naintindihan niya, bare. Bobot! Paano ba ang babachi? Bobot, tapos ka na. Matatapos pag hindi nyo binitawan ang mga barilyo.
Magsabay na lang tayo! Sabay na gusto nyo! Sige, magsabayin tayo! Para pare-pare tayo sumamang! Ha? Protektado kayo! Ayaw, maulol! Sige! Ano? Tausok ako! Hindi nyo ako kayong takutin! Kayo, ha? Tukay sabay! Tausok to! Ako ng sipa niya, oh. Palagi ko nga lalaki ito. Ang lakas ng sipa, eh. Talaga? Alam mo, Glessy, kinausap ko kanina Ninong. Sinabi niya sa akin na may balak pala siya sumunod sa pamilya sa States para doon na tumira. At sabi pa niya, iiwan daw niya sa akin ng siya para ako na magpatakbo nito. Totoo? Naku, maswerte talaga yata itong batang to, ah. Mahawak nga ulit. Bobot. Puntahan mo na yung pinakamalaking customer natin. At nang makilala ka. Tutal, hindi na magtatagal. Ikaw na rin ang mamamahala rito. Isama mo na tuloy si Asim. Sosa? Bakit ito? Supina para sa'yo. Para saan ito? Sa kasong pambabato ng bahay. Kunin mo. Sa pera, wala tayong problema. Kailangan ng pera, ibigyan pa tayo. Gracias. Nakalala naman yung mga tumiras na. Bilangin mo, ilan niya? Mamaya yun. Kosa, pinagmamayabang ng milyonaryo yung ibabalik ka rin sa munti. Check na matinig sa abogadong kukunin nun. Kaya kailangan, matinig din yung abogadong kunin mo. Para may pagtanggol mo yung sarili mo. Sana makukuha ng pera pabayad sa ganung abogado. Ano ba? Tatatlong oras na tayo dito, ah. Dapat nga kanina pa yung dumaan dito, ah. Palagay ko, nakatulugan tayo ni Bobot, eh. Mayayariin siya. Eh, paano naman matutulugan ni Bobot yun? Eh, bali na. Sa susunod na lang siya. Naghihintay pa yung bago kong siyota sa club, eh. Yan na. Teka muna, kapatid ni Bobot to, ah. Oo, si Auring yan. Kapatid nga yan ni Bobot. Maganda. Kapatid ni Bobot, ha? Auring. Bakit to? Oh, my God.
dapat usigin dito. Wala nga, Bot. Pero may pato naman 50 mil ang ulo mo. Ibibigay ni Ompong sa sino man makakayari sa'yo. Sayang din yun, di ba? Wala pa naman ako. Rayo, pare, ang sarap talaga ni Auring. Dalawa na tayo. Ang kinaalala ko, mga kasama, hindi ba tayong tumira? At ginulpi pa siya. Hindi kaya siya madisgrasya? Ito naman, bakit na ninervyos ka dyan? Para hindi tayo sinay sa ganyan eh. Huwag mo intindihin niyo! Ang intindihin mo, pulutan! Pulutan ba kailangan niyo? Bobot! Eto. Matigis nga lang. Balita, dinagdagan niyo ang buong patong sa ulo mo. Malaman ko lang kung nasa siya. Ako na mismo ang pupunta sa kanya. Hindi niya na ako kailangan hanapin pa. Huh? Parang hindi ba si Bobo John? Oh, ano?
ayaw mo. Pumunta rito. Rosie, inaalagaan mo ba ate mo? Oo, oh, kuya. Tinutulungan ko nga siya maglaba eh. Rosie? Sinabi ko, konting saganap. Hindi ka po pwede hindi magpakita sa lugar na ito. Sige, dali niyan! Saan niyo dadalhin ang asawa ko? Wala ka na ron. Sige! Sasama ako! Hindi ka po pwede sumama. Bakit mo, kapitan? Iimbestigaan lang anak mo. Babot! Kuya! Kuya! Kuya, ano ba kayo? Anong gagawin niyo sa asawa ko? Ganda ba ginamputin niya na lang makita ulit kung hindi po ang ulo ay lulutang-lutang na lamang sa ilaw? Bibinta ka ba? Hindi ako nagbibinta. At nararamdaman ko ito, isasalve siya ang asawa ko. Kuya! Babot! Ang tigil! Ang tigil! Ano gagawin niyo sa kanya? Ano ba kayo? Mga walang niya! Leti! Sandali lamang! Kayo ba mga polisya talaga mo umabalik ng mga tao? Okay, okay.
Lalaki sana ang anak natin. Araw nila ngayon. Pero darating din ang araw ko. Bobot. Bobot, paano na ngayon? Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nahanap at naililigpit. Bobot. Bobot, anong gagawin mo? Ewan ko. Ewan ko na alam ko na gagawin ko. Bobot. Sumama ka sa grupo namin, Bobot. Oo nga, Bot. Balak namin magtayo ng isang gang. Ito nga ang leader kung trip mo. Hasim, ano sa palagay mo? Kosa, tutal matagal na tayong lumalaban ng parehas eh. Nabubuhay rin ng legal. Pero wala naman nangyayari, di ba? Ikaw, mission mo yan. Oh, sige. Ikaw lang ako. Pero walang mananakit, ha? Nakanspo pa naman, oh. Pwede ba naman yun? Paano ako pumalagi yari natin? Bulik. Ang ibig sabihin ni Bobot, hanggat maaari, iwasan natin manakit. Sige, tignan natin. Tugod. Ito na sana nating tirahin. Yung recruiter na loko sa akin. Balita ako eh. Milyonaryo na lang yung Letsing nun eh. Siya nga pala, boss. May na-recruit akong 20 domestic para sa Malaysia. 30 para sa Singapore. Kata sa lagat ng placement fee. Tasa kamay! Tao, taba! Pabalag ka ba? Sabi ko na tumamakay! Taba! Tado ko ah! Tama, 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 tama,
yung pinagsasabog kong buha! Ha? Ha? Garat! Basta! Basta! Tama na! Tama na! Mapinto yan! Tama na! Sabi na! Saan na tinawag yung kinura ko ng pera? Ha? Iyon ang simula ng Gapos Gang. Matapos ang unang tagumpay na yon, ay nasanay na sila sa ganong gawain. Mom, Dad, alis muna ako. Saan naman pupunta? Mag-alas 12 na. Sa party ho. Saan? Remember, if you drink, don't drive, ah. Yes, ma'am. Alas dos ang uwi, ah. Ah, Dad, 2 o'clock. Sige, sige. Sige. Anong kailangan nyo rito? Sabay-bi ka! Kami may hirap na inaapin ninyo may yaman. Ha? No! Hey! Huwag po! Tado ka. Junjun, matapang ka lang kapag babaeng kausap na eh, ha? Eh, kapasabungin ka utak mo, ha? Kosa, makinis ang putis ito, ha? Pare. Ikaw! Tayo! Umuro! Saan yan? Painitin mo, Ege. Kapag mainit-mainit na, sabihin sa akin. Basta may ito to. O, bakit ka naman to? Kapag hindi mo tinigil ka, tahan ka to. Yung iba ang plantay ko. O, pare. O, saan ang gagawin mo? Wala. Umumlansya lang. Hawa ka mo. Sakaling magtanda ka na. Tarantado ka po ito. Dala-dalawa pa ang katabi. Siya nga pa.
kain nyo. Eh, iikutun natin to. Mabuti noong sumunod tayo sa pamahiin para malayo sa disgrasya. Sige. Sa mga taong 1985 at 1986, ay naghasik ng lagim at sindak ang Gapusgang. O yan ah. Pantay-pantay ang hatin yan. Wala lamangan. Oh. Teka muna pare. Eh para saan to? Katulad ng dati. Para sa nangangailangan. Si Mang Pedro. Dalawang linggo na hindi mailibing-libing dahil kulang sa abuloy. Ipalibing niyo na. Arreglado, babot. At si Mang Jose. Pwede raw daanin yung tuberculosis sa gamot. Pagamot niyo na rin. Ako nang bahala dun, bot. At sino ba yung asawa ng taxi driver na napatay sa hold-up? Ah, bot. Si Ali Aida. Oh, yun. Si Aling Aida. Bigyan niyo ng konti puhunan. Kawawa naman eh. Ayaw mo, Kosa. Iyahanap ko siya ng pwesto sa barter trade. Alak ng tupa naman, oh. Patayos mo niyan eh. Alam mo, pare. Bike pa natin si Robin Hood eh. Ah, bot. Teka muna. Kumuha ka rin ba sa telo? Ha? Oo. Kagaya na sinabi ko sa inyo, kakalas muna ako sa grupo. Uuwi na lang kami ni Glenn sa probinsya. Kung ganun rin lang ang mangyayari ko, sa buwagin na natin yung grupo. Hindi rin lang naman ikaw mamumuno eh. Bakit? Kaya naman natin magplano kahit wala si Bobot ah. Gawin niyo na kung anong gusto ninyong gawin. Wala na ako ron. Tama na nga yan. Mag-iinuman na lang tayo. Bobot, tama na muna yan. Magmerienda ka muna. Tama-tama. Pero mamaya, lutuin mo itong upo, ha? Wow! Masarap ba yan? Oo. Oh. Oh, dahan-dahan, mataas yan. Ah. Kasama ka, kahit saan. Talaga? Dito ko gusto lumaki ating magiging mga anak. Para malayo sila sa tukso na nagdala sa akin sa kasamaan. Tama na. Ayo. Suman. Sige na nga. Oh, sino'y tumarating? Kosa, Messi. Pinagdala ko kayo ng mansanas, oh. Ang pupula, no? Salamat, nag-abala ka pa naman. Eh, ang alam ko, ito ang pinaglilihan mo eh. Ano paglilihan? Eh, mga anak na nga itong misis ko, paglilihan pa. Ha? Ilang buwan na? 7 buwan na to. Lasi, mabuti pa'y kumilos ka na. Iluto mo yung manok at pati na rin itong upo. Alam mo na mga malalakas kumain itong mga ito, bilisan mo. O, sige. Ang mabuti pa, mauna na ako, ha? Ikaw nang bahala magdala sa kanila sa bahay. Ha? Oh, akin na yun. Sure, no? Kaya mo na yan? Oo, kaya ko. Sige, na-na-na. Oo. Oh, napasyal kayo. May problema ba? Oo nga eh. Yung mga bata natin, gutom na naman. Paano nangyari yun? Pantay-pantay naman ang parte natin ah. Miss you. Easy ka, miss you. Kahit siyang pera, wala kami. Yan na nga ba sinasabi ko sa inyo eh. Sana pinag-ingatan niyo pera niyo. Kita niyo ako. Kahit papano, tahimik na ako rito. Nga kami sa Ibobot eh. Misan tumira ang grupo. Pumalpak pa. Ito pa nga yung sugat ko sa likod eh. Hindi pa gumagaling eh. Paano ngayon yan? Iba ka kasing dumiskarte, Ibobot eh. Baka pwede mo kaming tulungan para makapagbagong buhay kaming tulad mo. Oo nga, Kosa. Makahawak lang ako ng malaking pera. Uwi na ako sa amin sa Tawi-Tawi. Pangako. Ako ma'am, Ibobot. Sa Bulacan. Sa piling ng pamilya ko. Hindi na darating yun!
Sobra naman si Bobo at guguluhin pa niya ang buhay niya samantala siti-priti na siya doon. Bulik, cool ka lang. Masyado kang hati. Hindi tayo matitiis noon. Darating yun. Ewan ko ba naman sa inyo, pare? Sinabi ko naman sa inyo na kaya ko ilid ang gang na to. Alam mo, Bulik, ibang dumiskarte si Bobot. Bakit? Ano ibig sabihin? Bopol ako? Ganun ba? Hindi naman. Palpak lang. Tarantadong dito! Ako lang, pare. Walang ganyanan. Kosa? Oh, Kosa? Kumusta ba? Pare! Oh. Ayos, ha? Okay, ha? Pare. Na. Langiya. Balik din yata tayo, ha? Oo nga, Bobot, eh. Bobot, didiskarte ba tayo ulit? Anim to. Malalaki. Pagkatapos nito, sana naman matuto na kayong maok ng pera. Hindi habang panahon, siniswerte tayo. Alam namin yun, Bot. Basta may awa lang ang Diyos, asahan mo. Masyado ka mainip. Ubus ang pera ko. Ay, sino ba? Gisan mo. Pare, kunin ko na isa akin. Pakiabot yung bag ko. Oh, ayan na. Aboso, kung ayaw mo sa patakaran ko, maghiwalay na tayo. Ang hirap naman kasi sa'yo, Bulik, eh. Ang dami-daming babae sa mundo. Ba't kailangan mo ba mang-rape? Wala kang pakilam, ha? Hoy, Bulik, kung ayaw na sa grupo ni Bobot, pwede ka nang tumiwalag. O nga naman, pare, walang samaan ng loob. Mga amigo, kayo naman, no, hindi na kayo mabiro. Pare, nagbibiro lamang ako. Bot, patawanan mo na ako. Eh, korte yun eh. Bot, sige na. Bobot! Oh. Nakatanggap ako ng sulat mo lamay nila. Mm. Pinatatawad na tayo ng papa. Nagkaroon daw kasi ang papa ng mild stroke, pero siya mismo nagpapasabi na pinapatawad niya tayo. Kaya lang ang gusto naman nila ng mama, eh dumalo naman tayo sa bahay. Mabuti naman. Ah, alam ka na. Sumama ka sa akin sa Maynila, doon ka na mag-birthday. Naku, mukhang sasabayan pa ako nitong nasa tiyan ko, ah. Eh, di menos gastos. Isang handaan na lang pagdating ng panahon, di ba? Bobot, eh, pagdating natin ng Maynila, kailan tayo babalik dito? Pagkaraan ng ilang linggo. Pagbalik natin, hindi na tayo alis. Oh, makinig kayo. Dalawang beses mag-deposito ang cashier ng money changer. Isa sa umaga, isa sa hapon. Mga alas 10 at mga alas 4 yata ng hapon yun. Pero pag Biyernes, isang beses lang. Mga alas 4. Kaya ganito. Tetepukin natin to ng Biyernes. Mas malaki makukuha natin. Buong maghapon yun eh. Diba? Oo nga pala. Nasaan siya, Sim?
Di ba inutusan mo? Umuha na ko siyang gagamitin natin. Oo nga pala, no? Kung makinig kayo. Bulik. Dito ka. Ha? Ikaw, pare. Dito ka. Kasama ka. Teka muna, pare. Ba't hindi mo ako nilagay? Dapat dito mo ako pwesto. Sandali, sino ba lang lang ito? Di ba ako? Oo nga naman, pare. Makinig kilala kay Bobot. Sabat ka lang, sabat. Ikaw makikil ang pasyat. Pare, dito tayo, ha? Sa likod tayo papasok. O, tandaan ninyong dalawa, ha? Mag-iingat kayo, ha? Oh. Alam niyo naman ngayong panahon na ito, naglipa na mga hold-uppers. Naku, baka may mangyari dito. Kaya ingat at ingat ang gawin ninyo, naiintindihan ba ninyo? Yes, ma'am. O, sige, bilisan na ninyo. O, bilisan na ninyo, mag-alas 4 na, o magsasara na yung bangko. Sige, ma'am. Ninyo na yung pera. Oo, ma'am. Alas na ako kami. Wala man sasaktan sa inyo, makisama lang kayo. Missis, huwag ko kayo matakot. Hold up lang to. Baka may naitago pa kayong pera, pakilabas lang ho. Eh, lahat ang pera nandun na sa bag, kinuha na ninyo eh. Huwag na ho kayo magalit. Sige ho, tumaligad mo lang ho kayo. Ane, huwag kang malikot ha. Gagapos lang kita ha. Malikot. Sina, malikot. Napapansin ko, tayong meron tayong kwentro, hindi ka bumabaril. Hindi kasi ako nagkakarga ng bala sa boga ko eh. Ano? Pambira ka naman pare. Parang pumunta yung skwela na walang dalang ballpen. Hindi naman sa ganun pare. Tinitiya ko lang na hindi ako makakasakit ng tao. Pero mula ngayon, magkakarga na ako ng bala. Masama ako tubo ko. Mga bata, may lakad tayo bukas. Huling-huling lakad na natin to. Pagkatapos nun, pwede na tayo magkanya-kanya. Lang, Bobot. Hindi tayo talo. Ano ibig sabihin, Kapitan? 50% sa lahat ng ninakaw nyo. Umpisa natin sa money changer. Ha? At kami nang bahala sa inyo. Hindi ko alam na meron pala pulis na kagaya mo.
Alam mo, Kapitan, kahit na isang pera, hindi ako magbibigay sa kagaya mong Pris Patola. Relax lang kayo. Nakatutok sa inyo mga bata ko. Babot, pagkikita natin, totes ka. Tandaan mo yan. Unahan na lang tayo sa pagkalabit ng gatilyo. Puta! Tayo na! Parang awan nyo na. Huwag nyo lang kaming sasaktan. Bibigay namin sa inyong lahat ng kailangan nyo. Eh, boss. Hindi naman ho kami talaga nananakit. Kung pwede lang sana, ituro niyo yung pera niyo. Tara na. Ano, ah? Eh, misis, huwag ko kayong maglala. May kasabihan ho tayo. Kapag nawalan kayo ng isa, dobleng babalik sa inyo. Huwag kang kikilos. Taas ang kamay. Taas! Tayo na. Sige na, mauna na kayo! Mauna na kayo! Sandali na! Sige na, pare! Pare, tayo na. Ayos na.
kamyon. Tundol mo. Anak. Ate. Glacy. Ate. Lalaking anak yun ni Kuya. Kamusta ka, Glacy? Mabuti po. Kamukha ni Kuya? Oo nga. Tsaka, ang taba, ang laki. Nakaraos ka na rin sa wakas. Mahal oh. Sa akin. Auri, bakit wala ng mga tao? Nasa mga bisita?
Wala na, nagsiuwi na eh. Kasi ang ate Glesi, manganganak na. Itinakbo ng mga itay sa ospital. Ha? Ganun ba? Kuya, bakit? Kuya, bakit? Huwag ka na magtanong. Aure, pupunta ako sa ospital. Magbantay ka rito, ha? Huwag ka alis. Maraming magdanao ngayon. O sige, balik mo na sa drawer ko. Nang magbayad si Hope Bobot Versosa sa malaki niyang pagkakautang sa lipunan. Lipunang napakalaki rin ang pagkukulang sa kanya. Lipunang kung bakit di mapurga-purga sa mga abusado't walang buding pinuno na siya nagtuturo at nagtutulak sa kasamaan sa mga Bobot Versosa. Marami pang kapusgang ang lilitaw at lilitaw sa ating kapaligiran hanggang ang ating pamunuan ay patuloy na tumatangging paakay sa damdamin ng sambayanan.